sila nag-ano, nagmo-monitor ng quality ng tubig diyan. Okay. Kami naman ay kaaga ano, ka-partner nila diyan. Uh-huh. Pero director, hindi magtataas ang presyo ng tilapia dapat, ha? Well, theoretically, hindi dapat 'yan tataas. Okay. Kanya lang kasi siyempre, ang tumataas na presyo, yung presyo ng galing sa ibang lugar maliban sa Laguna Lake. Laguna. Ah, okay. Diba? So that's a natural phenomenon, we're trying to control it the best we can, ha. But then again, ano, this is the usual time of the year it happens. Pero hindi pa naman naalala mo nung nakaraang taon eh may malaking fish kill sa maraming lugar pero hindi pa nangyayari yun dahil nagbabantay na sila ng mabuti. Okay. Director, salamat po. Good morning. Wala ka naman, Igan. Magandang umaga sa lahat. Good morning din po. Ginoong tagapakinig. Apo. Benjamin Tabius po, Assistant Director ng BIFAR. Sa ibang balita, dalawa ang patay habang 17 ang sugatan. Matapos masalpok ng isang tanker ang isang pampaserong jeep sa Lemery, Batangas. Ang dahilan ng aksidente, pumalyang preno ng tanker. Narito ang report. Painto sana ang isang jeep para magsakay ng pasero sa bahagi ito ng Jokno Highway sa Barangay Dayapan, Lemery, Batangas. Pero bago pa man tuluyang makapreno ang jeep, sumalpok sa likuran nito ang isang 8-wheeler na tanker. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid sa kalsada ang jeep habang sa gilid ng daan naman tumagilid ang tanker. Tumilapon mula sa jeep at namatay ang mga paserong sina Edita Medina at Joffer Abrencillo. Nagtamo naman ang galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 17 iba pang sakay ng dalawang sasakyan kabilang ang mga driver. Lumabas sa investigasyon ng Lemery Police na nawalan ng kontrol ng driver ng tanker na si Jerwin Narbasa dahil sa pumalyang preno. Panawagan ngayon ang mga kaanak ng mga biktima tulong mula sa driver at may-ari ng tanker. Wala kaming kapera-pera, isang ano lang kami. Kaya konting tulong lang sa may nagaano sa aking pamangkin. Nakakulong ngayon ang driver ng tanker habang inihahanda ang reklamong isasampal laban sa kanya. Hindi siya nagpaunlak ng panayam. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Bumalik na sigla sa training ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Dumating na rin po ang bagong assistant trainer na tutulong sa paghahanda ni Pacman sa laban kontra kay Timothy Bradley. Narito ang report ni Chino Trinidad. Matapos ang panalamlay ng kanyang katawan, dala ng pinagsamang pagod at lamig init na temperatura dito sa Los Angeles, bumawi na sa training si Manny Pacquiao. Sinimulan niya ang araw ng isang light run sa umaga. Sinundan ito ng closed door sparring session kinahapunan. Humarap siya sa tatlong sparring partners ng tanging pakay, isugurin na sugurin ang pambansang kamao para masanay siya sa estilo ng challenger na si Timothy Bradley. Wala na ang bakas ng tila ba sinat na ininda ng natatanging 8th Division World Champion sa nakalipas sa dalawang araw. Nandito na rin sa LAC Marvin Samodio ang pinili ni Coach Freddy na magsilbing assistant niya sa wildcard gym at katuwang sa pangangalaga kay Pacman. Unti-unting itinuro ni Coach Freddy kay Marvin ang mga ritual na ginagawa nila sa training camp na sa Lunes ay papasok na sa peak stage. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Mga kumpanya ng langis nag-rollback na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo kahapon, 45 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng unleaded at premium gasoline ng Chevron, Petron, Sea Oil, Shell at Total. 90 sentimos naman kada litro ang rollback sa regular gasoline at 35 sentimos ang bawas sa kada litro ng diesel at kerosene. Nagpatupad din kahapon ang Phoenix Petroleum at PTT ng 45 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 35 sentimos sa kada litro ng diesel at kerosene. Ang panibagong rollback sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Iniimbestigahan na ngayon ng isang team ng observers ng United Nations ang hinihinalang massacre sa mahigit 90 tao. Kabilang na po ang lagpas 32 bata sa isang village sa Hula, Syria nitong nakaraang Biyernes. Kinumpirma ng hepe ng UN Monitoring Mission ang paggamit ng artillery na pagmamayari umano ng Syrian military. Pero hindi nito direktang sinabi kung iyon ang nakapatay sa mga sibilyang biktima. Sa ngayon kumakalat sa isang social media website sa Syria ang ilang video ng protesta umano laban sa pagpatay. Nauna ng pinabulaanan ng gobyerno doon ang paratang na sila ang may pakana ng mga pagpatay.
Exclusive, AUV tumagilid sa C5 Pasig. 14 ang sugatan. At Gossip Girl star na si Leighton Meester enjoys sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino. Pagpauli, tutok lang. Sa unang balita. Sa huling Lunes ng Legacy. Dahil sa ating tatlo na kapangalan ng Legacy, taguin ko pa rin ang trabaho. Hindi magpapatalo ang inapi. Natasha, pwede pa tayo mag-usap? That's why I'm going. I wanna see if they're sincere. Basta alam ko na ibibigay nila ang lahat sa kumpanya pinaghirapan ni Lola. I'm good with that, right? Hindi darating yan. Yan pa, magpapakumbaba, makikipag-ayos. At sa kagustuhang magkaayos, kaninong buhay ang mga ngani.